Good morning! Welcome to Farmers Talk 2.0! So, Happy New Year sa inyo lahat! Yes, naman! Of course, good morning din and Happy New Year kay Sir WBA! Happy New Year din sa inyong lahat at sa ating mga netizen. Good morning sa inyong lahat! Ito na ba ang mga bagong mukha? Nasasabi natin. Bago na ba yan? Parang wala pa rin. Okay. So, ang ating topic ngayon? Maliit na bakuran, pwedeng maging form na pagkukunan ng sariwa at ligtas nating pagkain, bawas gastos pa. So, maliit na espasyo lang, pwedeng tawaging farm. Kasi minsan sinasabi nila, ay, maliit lang ho yung aming ano, hindi ho farm yun. Oo. Siyempre, backyard eh. Pailan-ilan lang. Pero hindi mo naman masasabing talagang farm yun eh. Siyempre, ang iniisip ko siya ng ibang tao, pag farm, as in malaki na talaga. Yes. Tsaka actually, kaya natin na pinili ito is because tong 2020 makikita natin na kailangan natin maghanap ng ibang sources ng pandagdag na pagkakakitaan o pangbawas sa gastusin sa bahay. So isa to na mag-produce tayo ng sarili nating pagkain sa bakuran lang. Yan. Kasi katulad ngayon, di ba, yung mga taxes, tumaas ang gasolina. And then, meron pa yung last part yata ng train law. So, tataas natin. Yes. Lahat magtataasan, di ba? Makikita natin, siyempre, kung ang kinikita natin ganito lang, maring kulangin na tayo. So, wag na tayong mag-complain. Tayo ang gagawa ng paraan. Kayo mismo ang gagawa naman. Magtuturo lang po kami sa inyo based on our research para baka makatulong to sa inyo, sa pamilya nyo na itong gagawin natin, mga pambawas gastos, malinis pang pagkain nyo. Yes. Kumbaga, timely, ano po? Yes, oo. Pero sa iba, ba't ang tawag nila sa abroad, ano, backyard microfarm? Kasi micro, di maliit, di ba? Kasi siyempre, pag backyard ka, depende sa size ng lote mo, ang makakapag-produce ng mga konting gulayan, may konting mga alagang manok, o yung mga, sorry, ng fish pan, ganyan. So, yun, actually, maliit lang ang tingin natin, pero tulad ng sinasabi natin noon, di ba? Yung magtanim ka ng kangkong sa bakuran mo, yung talbos, tapos may isang lata kang sardinas, pwedeng marami yung gulay, di masustansya pa yan. Tapos kung may mga okra-okra ka pa doon, di ba? O, pag sumasin, pwede mong pagkasin, limang tao kakain dyan eh. Or even more. Kung lalo kung meron ka nakatago pa dyang alamang o bagong. O, yun. Nagkatalo na. Yes, oo. Okay na yun. Miski wala kang ambigas eh. Diba? May tanim ka namang kamote. Yung mga ganyan na paraan, masustansya na, malaki pa maititipid natin. So ito pong paksa natin ngayon ay timely at kailangan-kailangan po natin yan para makabawas ng gastusin sa ating pagkain. Pero ang tanong, ano ba ang advantages? Ano ba ang kagandahan ng ganitong mga project for this year? For me, ang advantages nito is dahil micro backyard farming lang, hindi mo na kailangan gumamit pa ng mga malalaking tools na gagamitin mo dun sa pag-ano. At ikaw na mismo ang gagawa at wala na, less labor pa. At saka yung simple yung pag-gawa, isang dalawang punong kamatis, ang mahal ng kamatis ngayon. So kung yung bubunga yan, hindi ka na para bumili pa sa kalengke, o on use mo na, kumbaga less na dun sa budgeting mo, di ba? At saka yung sinabi ni Mr. WBA, yung kangkong, na imbis na pang sisinigang ka, alam mo na healthy at saka masustansya yung kakainin mo, hindi mo na para bilhin sa palengke kasi meron ka na sa bakit. Lalo na ano, kung hindi lang sa palengke, kahit sa mga grocery, ang mamahal na nang bilihin, masakit sa bulsa. So kung andyan na sa likod bahay natin, so mas madali natin matutugunan yung mga pangangailangan natin. Oh, kami naman mga senior citizen, bukod na sa may makakatulong pa kami sa pandagdag gas, masustansya pa, nakaka-exercise kami. Oh. Ayun, di ba? Oo. Miski konti-konting bending lang. Oh. Yes. At saka, hindi siya consumable dun sa oras. Kumbaga, less time-consuming siya. Yes. At sabi din nila, when we talk of market access, yung accessibility, minsan, ang dami-dami dumadaan, o di ba, customer mo na yun. Oo, kasi pag nakita, ano ba, tulad ng sabi ni Miss Anna, no?
isa o dalawang puno ng kamatis. Actually, pag malaking puno mo, maraming bunga yun eh. Gano'n ba yung kakainin mo sa isang araw? O diba, ano? Tapos meron ka pang puno ng okra dyan. Diba? Actually, sa akin, no, mas advisable yung okra talaga ng mga, parang mga 2 or 3 inches. Yung bata pa, kasi mas masarap kainin. Yung bunga yan. So, hindi mo kailangan maghintay na matagal. Palakihin mo para may pagkunan ka ulit ng buto. Pero matagal naman yung okra eh. Eh, samahan pa natin ng talong. Ayan. Tactic na po yan. Oo. Kasi pag... Matakbet na vegetables. Oo. Oh, kasi pag may talong ka, eh, yung bang... Yung bunga niyan, marami kang lutong pwedeng gawin dyan eh. Mm-hmm. Eh, kung may bisita naman sa loob niya, yan, madali namang gawin. Ano, parang... mga lutong pwede dyan sa talong? Sa talong? Pwedeng inihaw. Kung wala kang pambili ng LPG, tatas din ng LPG ngayon eh. Di ba? Uling lang. Uling okay. lang, oo. Oh. Mm-hmm. Sabi niya, mahal ang uling. Eh, di mamulot ka ng mga kahoy-kahoy dyan. Tama. Oh. Eh, sabi, bawal na. O, yung mga papel-papel lang, gawin mo. I-compress mo. Yes. Parang briquet. Cold briquet. Yeah. Ano lang yan, mga improvised. Sabi nga natin, madali common sense eh. Madali oh, kaya lang yung common sense, mahirap nga daw hanapin. Discarte, sabi. Oh, discarte. So, maraming paraan, nakatulong pa tayo sa, ano, sa environment. Tapos, ano pa ba yung mga, ayun, yung talbos, madali yan, di ba? Tapos, mga konting mga kamokomote, root crabs. O pagka medyo yung mga space natin, eh, kumuha ka ng sako, lagyan mo ng lupa. Tapos, pwede tayong magtanim dyan ng ubi ulit. Pwede rin naman yung butas-butasan mo, taniman mo na sa kabila ng kamatis, ng okra, multiple, yung parang paikot ng parang Christmas tree. Yes. Diba? Maraming paraan eh, na ano, so matutuwa ka, doon sa lugar mo, magkakameron ka pa ng fresh air mm-hmm. o yung mga poisonous gas niya, makakuha nung halam, mapapalat niya, dissolve ako din sa human being. Mas ano pa, mafe-feel naman nila yan eh. Mm-hmm. Ayun, munggo, kung gusto nila, madali mo. Yes. Isabog mo lang bukas o may togi ka na. Correct. Oo. Kinabukas ang tubo na yun. Yes. At ang kagandahan pa, mga partners nung ganyang maliit na espasyo, gagawin mo parang mini farm, ay sabi nga ng mga nagre-research and nakapag-actual na, lalo na sa ibang bansa, nami-minimize yung weed growth. Yeah. Kasi nasasangga daw yung less hangin dahil sa may mga bahay, may puno. So, yung paglipad ng mga buto na yan na pwedeng buto ng damo ay nami-minimize. So, wala kang gaanong problema sa weed growth. Tsaka bukod doon, makikita rin natin na nakakaganda siya ng paligid. Correct. Lalo na pag nakita mo sa isang community, pare-pareho silang may tanim na, na mga gulay-gulay, yes. Prutas. Huwag lang ihingin, ano? Ah, yun lang. Ay, nako, si Aling, ano, may tanim siya, okay, ano? Siguro sa akin, pwede naman na sobra mo pwede nang ibigay. Pero isang pangsimula. Pero pag susunod, may bayad na. Hindi. Ako, suggestion ko doon, pag meron ka mahalan, nakita ng mga ben, maglagay ka na ng karatula doon, pick and pay. Yan. Para hindi nakakahiyang tanggihan yung Oo. Pwede, isang beses, yung alam mo naman kung kailan ka dapat magbigay eh, di ba? Pero kung yung miyat-miya naman, eh, katulad nung nauunahan ako, may CCTV camera na nga ako eh. Kumakaway pa eh. Minsan may nilalagay na sulat. Engineer, pahingi ha. Wala akong maabutan sa talungkot okra. Nakuha na yung papaya. Minsan may style eh. Minsan may ano lang, konti lang, pwede kong isang peraso. Mamaya mga after 2 hours, pwede kong dalawa. O, so, siguro naman, makakaramdam na yung hihingi. Hindi, pagka ganun, bunutin mo yung puno, ilagay mo sa batso. Sa inyo na ho ito, para makapagtanim ulit ako ng akin. Pwede rin naman ito, kapag ka nanghingi sa'yo ng isa, dalawa, di, sa susunod sabihan mo, magtanim ka rin. Para naman, hindi ka naman hingi, at least meron kang sarili mo. So, na-encourage mo pa rin yung kapitbahay mo na magtanim. Correct, correct. At saka, ang pinakamagandang advantage siguro ng ganitong project, mga partner, is meron kang fresh food available at clean and safe. Yes. Diba? Kasi hindi nga natin kumbaga hindi tayo makakasiguro na yung iba ang option nila is to turn into organic. Yes. Eh kapag nasa market ka, hindi mo na ngayon masisiguro kung talagang organic nga ba talaga. Mm-hmm. At least kung sarili mong tanim, sarili mong patubo, alam mo kung anong nilagay mo dun. Hindi, aside from that, may
therapeutic ano pa yung effect pa sa atin. Yes. Kasi kapag ini-enjoy mo, nare-relax ka, yung mind mo na na-enhance yung mga brain cells mo. So halimbawa, katulad ko no, doon sa garahe para malapit, naglagay ako ng may puguan ako eh. Oo. Ano yun eh, hindi ko malala kung 15,000 o 14,000. 15,000. Oh, ayan. Actually, yung 15,000 yun, 15 pieces yun. Ah, 15 lang. Meron din akong layers. Oo. May 4,000 yun, 4,000. Oh, pero actually, apat na piraso lang yun. Pero sapat, di ba, sa ilog? Oo, meron pa ako. Meron pa akong broiler. Wow. Siyempre, para may pagkukunan din ako meat. Yes. Oh, I think that is 6,000. 6,000 six pieces. Ah, 6 pieces. Oh. Pero everyday, sa totoo, pag nangingitlog yung pugo, ano, yung 14 pieces, minsan, makakakuha ako doon ng ano, mga, doon sa dalawang layers kasi, siyempre, kailangan malaki yung farm ko eh. Walo doon sa itaas, anim sa baba, no? 13-14. 13-14, o. Pag umaga, nakakako. Hindi yata. 13-14 po na itlog. 13-14, yun. Oh, yun dami nun. Ano yun, ha? Hindi lang yun. Everyday. 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 Oo, ha? Yun namang layers ko. Actually, itong mga native na layers ang ginawa ko, eh. Ito, apat lang sila, pero makakakuha ko ng sa isang araw. Misa, apat, tatlo. Pero matatandaan na to, eh. Mm-hmm. Yung, kumbaga, sa nokal na. Bad ako nga mag-depopulate na ngayon para alam niyo yung depopulation is actually yung pagbabawas para wag mabigla. Mm-hmm. So para makapag-replenish ako ng bagong pulit na dumalaga. Bala ko ano ulit ngayon yung native ulit. Merong mga ibang brown na chicken diyan ng brown eggs din, pero ako mas gusto ko yung native natin kasi madali kahit saan ka pumunta meron. Kung gusto mang mag-breed, ipahatch mo lang sa kanya. Yung kasing mga hybrid na brown eggs, kailangan ipahatch mo kasi hindi sila marunong maglimlim eh. Not unless i-crossbreed mo. So, yun. Yung broiler naman, yun. Yung nabibili, yung typical. Kumbaga, no, doon nakakakuha na ako. Tapos yung dumi naman nila, ginagamit kong fertilizer. Ayan. So, kumbaga, no, doon umiikot. Umiikot lang. Oh, yun. Pero yung nakukuha ko doon, actually, sobra-sobra pa sa amin eh. Opo naman. Oh, yun. Eh, kami nga lang, may 3 pugo lang eh. 3,000? Tatlo lang, 3,000? Ah, 3,000? Ilan na nakukuha niya itong sa 3 pugo? Tatlo din. Taba, ano? 100%. 100%. And mind you, pag 15 eggs na yan, saka mo dalagay. Tsaka ako iboboil yan. Kaya naman 100% pinatakot niya yung bawat pugo. Ay, hindi, binabati ako noon. Pag dumarating ako, ganun magsalita ang pugo. Pero sa totoo, ang itlog ng pugo, napakalasa. Ayan. Actually, pag pinagsasabi ko yung laga ng itlog ng pugo tsaka nung native, mas malasa pa rin yung ano, yung sa pugo. Mm-hmm. Sabi nga, small but terrible. Kumbaga, yes. Sa garlic natin, maliit, pero mas malasa siya kaysa doon sa malalaki, yung Indian, yung China, ano ba yun? Natikman nyo ba yung bawang na native? Alele, oo. Masarap. Siyempre, pag native, obviously, mas malasa yun eh. Tapos yan, ginagawa ko dyan sa itlog ng pugo ko, tinotorta ko. Grabe, ilang kayang itlog yun? Sa isang talong? Sa isang itlog, sinasamahan ko siya ng talong. Pag nagtatorta ko yung isang itlog, sinasamahan ko ng talong. Kasi kapag ginawa ko yung talong, sasamahan ko ng itlog ng pugo, isa, kukulangin. Hindi, biyo. Pero sa totoo, sinasama ko sa tortang talong. Ang sarap. Mm-hmm. Pero subukan nyo rin minsan, sunny side up. Sunny side up? Mm-hmm. Oh, ginawa ko na. Mga liman, dugtong-dugtong. Ilagay nyo lang sa platito, tsaka nyo ihulog na gano'n. Oo. Dugtong-dugtong siya. Ako nagawa ng ate ko, isang pugo. Isa lang din siya. Hindi, katuwaan lang. Pero totoo, nagawa niya. Uh-huh. Maganda. Sa totoo, maano siya, malasa. Mm-hmm. Tsaka isa pa, nagpabili ako nung kilalos ng yung salted eggs. Mm-hmm. Well, tuwan-tuwa ako, makakatikim na naman ako. Nung kinain ko, itong tindera medyo wais eh. Nilaga lang yung itlog ng itik, hindi na walang ano. Pero may kulay lang. Ah. So, sabi nga natin,
pagka ganun, madadala ka. So ngayon, hindi na ako umuulit. So, sabi nga natin, honesty and sincerity pa rin. Yes. So, sa Makatwid, yung mga binanggit natin na yun, small area, pwede ka ng vegetables, pwede ka ng mga herbs, yung sa panluto. Pwede ka rin maglaga ng hayop. Depende kung anong hayop ang gusto mong alagaan. Ako, yung kapitbahay namin. Hindi, biro lang. So, ayun. Siguro para magawa natin itong successful, ano ang dapat taglayin ng mga nag-aalaga para o nagme-maintain ng ganitong farm? Ano? Para maging successful yung gagawin niya. Microfarm. Paano natin gagawin yan? Siguro una sa nagsisimula doon sa yung magtatanim mismo, dapat yung buo yung puso niya doon sa gagawin niya, kasi pwedeng ano sa umpisa lang tapos biglang tatama rin na. Mm-hmm. So paano useless yung production mo kung hindi mo siya masusustain? Syempre dapat yun nga, parang iba yung ano eh, yung parang magiging hobby mo na lang siya, yung kumbaga na-enjoy mo yung ginagawa mo, para syempre magbubunga din ng maganda syempre kung paano mo siya inalagaan. Sa akin, pagsimula ka muna sa maliit. Mm-hmm. Para kahit papaano, maging hands-on ka kasi. At saka yung kukunin, aalagaan at itatangin mo yung gusto mo. Yung gusto mong kainin, yung gusto mong alagaan. Mm-hmm. Para kahit papaano, nandun yung passion mo. Para mag-grow yung aalagaan mo, yung itatangin mo. At the same time din, pwedeng ikaw mismo yung mag-hands-on. Kahit 15 minutes, mag-lag ka ng oras doon sa pag-aalaga, sa pagtatanim, pag-cultivate, para maging maganda. At kung gusto mo naman pumunta sa mas malaki pa, so alam mo kung paano magsimula. Sa kung maliit man, dapat ang itatanim mo yung kinakain ng pamilya. Ayun, maganda yun. Kasi baka naman na magtanim ka ng konting apalaya, hindi naman pala na kinakain. So, masasayang, hindi naman masasayang, pero mas maganda yung ikaw muna yung kakain ng ginugro mo. So, lahat ng dapat itatayin natin, kinakain ng pamilya at kinakain. Mm-hmm. Ako naman, para sa akin, unang-una, para ako maging successful dito sa microfarming, una, kung wala akong alam, talagang magre-research ako. Okay, magre-research muna ako. Iko-combine ko yung traditional, yung old ways, old school, sa mga bago ngayon. Mm-hmm. But then, yung mga bago ngayon, there are more of chemicals, ano? Sabi nga nila, mga synthetic. Pero, sabi nga, pag pinag-aralan mo naman yung chemicals na yun, basta't chemical fertilizer, wag lang yung synthetic. Okay naman yun, kasi yun din naman yun sa organic. Ngayon. So, alamin ko bakit yung mga fertilizer na ginagawa nung araw, bakit yung lupa nung araw matataba, bakit ngayon hindi na. Ano yung nagiging cause na katulad ko, nagtanim ako dati, yung tinatanim ako sa harapan ng garahe, mataba lupa, ang dali kong magpano. Ngayon, hindi tumubo-tubo. So, I'm trying to study and find out, kasi yun, mag-research ka. Pero, siyempre, yung i-research mo, it's not always applicable dun sa situation mo. Bukod dun, pag samasamayin ngayon na pag-aralan mo, then you also conduct your own experiment based on yung location mo, tsaka yung quality ng lupa. Katulad ko noon, wala talagang kalam-alam. Pero nung bumili ako ng lupa noon, maganda yung nabili ko na yung garden soil na ano eh. Nung tinanim ko, talagang tataba ng okra, yung pechay, lahat ano. Inulit ko ulit, di ganun pa ulit ano. Tapos sinasamahan ko ng technology natin na noon. May experiment ako noon eh. Tapos, later on, nung ano, yung tubo na ng mga, alba, yung ampalaya, nung pechay, hindi na ganun kalalaki, hindi na ganun katataba. Tiningnan ko yung lupa. Yung lupa, nakita ko para nagbubuhangin-buhangin na. Tapos hinawakan ko. Unlike before, para siyang yung parang put, yung clay na, yung pag ginanyan mo, yung mag-aano siya, magbubuo. Okay. Pero hindi naman putik. Sabi ko, ito yata yung sinasabi nilang mass density. Tapos ang nakuha na yun ng mga nutrients nung plant na yun, naiwan na yung mga ano, yung sapal na yun eh. Oh, yung parang yung sabi na payat na yung lupa, yung parang buhabang. So from there, natuto ako ngayon. Kaya kung saan ako pumupunta, alba, lugar, pag nakakita ko ng lupa, kumukuha ako ng lupa, tinitinan ko. So, ito, mataba ito, pwede ito. Kasi makukumpir mo yung putik dun sa matabang lupa at saka dun sa payat na lupa. Ayun. Nasabi ng iba, yung lupa,
haluan mo ng buhangin. Hinuloan ko, ginaya ko rin sila. Hindi rin ako man ako nakapagpatubo eh. Sabi ko, why I fail and they succeed. So, yung mga ganun. So, isip ulit ako, based on theoretical at saka yung mga actual practice, gumagawa ako ng sarili kong akin. Yun, ano, kasi, sabi nila, kailangan may aeration. So, lalagyan nila ng ano. Kasi, bakit yung iba yung mga hanging plants, meron dyan yung ano ng buko, yung ano ba yun, yung bunot. Bunot ng buko. Tapos eh meron ano yung doon nakakapagtanim sila ng mga halaman, tumutubo naman, 'di ba? Tumutubo naman. So sabi ko, saan kumukuha ng nutrients? Yo? Yung iba sa hangin, yung dinidilig nila, meron na yung nutrients, ganun. So parang yung bunot parang nag-hold na lang ng water, ng moisture. Yes. 'Yon. So bakit yung ano ba tawag natin, yung sa tubig lang yung ginagawa ng mga Japanese, ano ba tawag noon? Ay, aquaponics. Okay. Wherein, ang sabi nila, yung, di ba yung pecha, yung pinatubo mo na yun, di ba? Tapos may screen ka, ilalagay mo doon sa solution nila. Pero nag-grow sila, yung kamatis, ang lalaki, di ba? Sabi na iba, pagka na, yung tubig daw, nababad doon sa, ano, yung root, nababad, mabubulok. Pero bakit yun? Hindi. Di ba? There are a lot of questions na nag-aaray sa akin. Bakit? Because nag-flow yung tubig. Nagtoblo. May movement. Oo, oh, may aeration. May, yun. So, nag-aaral kayo, no? Okay, so yun. Yung aquaponics niya, meron kang, ano, yung isda sa ilalim. Itatas mo yung tubig, tapos meron kayong mga plant na layers. So, doon pupuna. Pero tumutubo sila. Ang pinagagawang fertilizer, yung mga, yung tubig na galing sa isda, na meron na silang mga organic doon, eh. Yung mga poops nila. So, yun na nagiging fertilizer na highly absorbable. Tapos, yung tubig mo naman, yung fan, nakli-clear naman. Pag bagsak na, nakakapag-produce ng ano, ng yung mga bubbles, so, air, nakakameron sila ng aeration doon. So, kumbaga na, cycle yun. Diba? Yes. Yun. So, kumbaga na, there are so many ways. Sabi nga, there are so many ways to kill a cat. So, maraming paraan pagka ginusto mo. And you never stop. Kung ano yung nabasa mo, you don't stop because those are just ideas given to you and expound more. Oo, tama yan. Don't stop there. Kailangan, pwede mong improvise. Yes. O yung sanabi na, no, hindi pwede yung ganyan. No, do not believe. Go in mo. Kung nakita mo totoo, pag-aralan mo, bakit hindi pwede? You break that rule. At gawin mong pwede. Yes. Yung hindi pwede, gawin mong pwede. Bakit ang China, look, bakit sila ganun ka-progreso? Bakit? Technology, everything, na pag-iwanan lahat yung mga mundo. The same thing, they can produce at a lower price, magagamit mo. Totoo naman yun eh. Kaya believe ako sa'yo, marami lang nagagalit sa China. Well, of course, there's no such thing as perfect, lalo yung attitude. Ano? Pero eventually siguro, yun naman, pwede i-account ng mga kahit sino naman. Meron yung greediness, selfishness, di ba? Yung ako lang yan. But hindi nang pag-usapan natin, bakit masyadong advanced yung technology nila? Why? Kasi pinag-aralan nilang mabuti. Yung complicated, sinimplify nila. Kasi nung araw, negosyo, gagawin ko to pasikot-sikot yan para ma-price ko. Ganyan. Ako, I have experienced a lot of things sa mga equipment na ganyan eh. Di, alam mo, siyempre, pag may pera ka, kaya mong bilhin, ba't ka maghihirap? Katuwiran ng Pilipino yun eh. Bibilhin na lang na equipment, ganyan. May pera siya eh. Pero pag nasira, yung magsiservice noon, wala, not available. Bibenta equipment sa'yo mura, papatayin ka naman sa maintenance. So, ang ginawa ko, pinag-aralan ko, ang dami kong pinagtatanggal dun sa ano. Ganito lang kasimple yung hydraulics niya, ganyan. Nung dumating yung technician na Arthur Thomas na pag, per visit, no, bibigyan mo siya ng, they will have to charge you, yung air freight, airfare niya from Germany, babayaran mo yun, back and forth, yung hotel mo pa siya, imagine the expenses. Hanggang hindi ako tama, ginawa ng company, pinapunta sa akin. Pagdating dito ng German, pinakita, no, it's okay already. Then, how did you make it work? I remove all these things because that is no longer needed. This is as simple as this. Natawa, kumamot siya ng kulo. Sabi, you're an engineer, yes. That's right. Ayan, so hindi na siya, bumalik na siya. So, kaya ngayon, ginagawa ko, my own equipment, I design my own equipment. Ako gumagawa because I do not want to be dependent with them. Pero, ang bottom line doon, pinag-isipan kong mabuti.
yung ano. Kasi kung magiging dependent ako, i-control lang nila ako. Sacrificial lang ako, milking cow ako. So, ganun din sa atin. Yung tinan sa China, yung kanilang babuyan doon, makikita nyo, liquid feeding sila. Pero ang bibilis lumaki. Mass production, libo. Sa atin, anong ginagawa natin? Ganito pa rin tayo. Pag tayo Pilipino, ano, hindi, mali yan. Imbis na support mo yung Pilipino, nagbabagsakan tayo na nagsisiraan, ganon. So, tsaka minsan yung way of understanding, katulad kanina, di ba, yung there is a problem na sa pork natin, di ba, yung mga piggery, dami nag-close ngayon because people doesn't want to eat pork na, ganon. Yung sa akin lang, mali ang pagkakaintindi ng mga tao na yung DA, kaya sinabi nila kinokontrol nila ng AS pag nasa market, it's not, wala namang effect sa tao yan eh. Ang point lang nila doon is, okay, kainin mo yan, dyan na lang. Huwag mo nang baka maya, dalhin mo pa to sa lugar na ma-infect pa yung ibang lugar. Okay, nakain mo na, hindi mo alam, tapos nag-poop ka, pwede rin maano yun. Kumalat din yun, yung poop, baka gamitin fertilizer. And sa China, alam ko, ginagawa nila yung human poops na fertilizer. Ayun, which is the best, one of the best. And pagkain pa ng hayop. Ayun, no? Tapos kainin natin yung hayop, kaya yes. Matabay, no? Kaya mura, galing from China. Ayan. So, but if they have the proper technology, it's all in the mind. Katulad ng tubig. Yung tubig natin iniinom sa Nawasa, saan ba galing, makikita mo. Diba, yung sa sewage, MWSS, Water and Sewerage System. Pag yung Pozo Negro mo, medyo tawagin mo na sa kukunin nila yung liquid mo, ipoprocess ulit natin, iinumin ulit natin yon. Because of technology, nire-recycle nila. So, ganun din sa atin. Kumbaga, no, hanggat hindi tayo kumikilos tayong mga Pilipino at hindi natin pinapatronize yung sa atin, at saka yung understanding natin, sabi nga yung crab mentality natin, mukhang mahihirap tayo mag-grow no matter how hard the government will help us and the president will help us and or the Department of Agriculture will help us, walang mangyayari sa atin. Tapos yung maling pagkakaintindi pa natin. Kung hindi masyado yung tiyan, bumalik kayo sa DA, itanong nyo bakit ko ba bawal kanin, bakit inan nyo katulad kanina, yung sa news, narinig ko yun sa isang grocery store, kilala yun eh. They found out na... Yung ano kanina, 'di ba? And then they have older certificate and ano ganyan-ganyan na siyempre ko ikaw sasabihin kasi masama na implication sa government natin, masyado nang karawa, pinalo sa tiyan, binayaran ganyan-ganyan. But bottom line, hindi natin alam kasi maraming pwedeng mangyari along the way. Diba, na-proban, may mga pilyo siningitan ng karne, ipinak, binacuum pack. Talaga naman ano yung ano. Sabi nga natin, kung wala pa ring honesty and sincerity, ito na tayo. Diba? Ayun. So, but then, lumali-usapan natin. Pero itong micro-farming, pwede pa rin ang pag-aalaga ng hayop, patuloy ng baboy. Yes, so, ang ano lang naman dyan eh, proper disposal at saka yung amoy na makakaano sa mga kapitbahay. Kaya lang naman nagre-restrict sila eh. Katulad ng, sa totoo, alam yung mga ilog natin, dagat, ang gaganda niyan eh. Ang daming ano. Pero anong ginawa ng tao? Doon, pinatuloy, idiniretso sa mga lake, sa ilog, o di ngayon, tuyo na yung mga ilog, tinayuan ng bahay, yung mga deposit nila, yung sa toilet, doon, ipinatutuloy. Wala silang pakialam. Ayun. Kaya sayang kung tutuusin. Kasi, if I go back to my childhood life, doon sa ilog, pag naglalaro kami dyan, nakakainom pa kami doon sa ilog eh. Oy, lalagay mo lang yung t-shirt mo sa bibig mo, just to filter, baka malunok mo yung linta eh. Hindi, totoo yun. Ayun, iinom ka doon sa ano. Kasi nung bata ko, mahilig ako mag-hunting. Kaya yun, talagang naranasan ko yung nature maganda talaga. Yun. So yun, yung ano natin, yung katulad niyan, yung sabi nga natin sa ano, we don't stop. Katulad ko, ba yung, ayan, nag-uumpisa akong ganyan kasi nalilibang ako. Nalilibang ako doon sa pag-ano ko, yung aking puguan, yung broiler, yung aking layers, at doon, naglagay na rin ako ng kambing doon. Okay naman, nag-alaga din ako sa baboy niyan. Yung pinakita natin, at pakikita pa rin natin kasi after time mag-o na, talagang hihimay-himayin natin yan para may matutunan yung ating mga netizen at makapag-produce ng sarili nila. Ayan. Parang mga 2x4? Yung width niya is, wala pang 2 feet eh. Oo. Yung width.
Tapos yung with ang with yung front. Yung with yung lapad. Oh yeah. Ano yon? 4. Oh, 4 feet. Yan. So, katulad halimbawa, meron kang backer basta't may araw ano. Pwede ka, marami kang pwedeng ilagay doon. I-utilize mo lahat yan. Para bang, actually, pwede mo nga palabasin yun na para ka nasa paraiso eh. Yung mga hanging vegetable mo, kung ganyan. Imbis na yung, di ba, merong yung buhok ni Eva, yung, ano ba tag, yung buhok ni Eva, yung parang, ano ba tag doon? Yung vine ba tag doon? O yun, ilagay mo kangkong. Kangkong ni Eva. O, may makakain ka pa. O. Marami tayo, no, yung iba, ituturo naman natin sa kanila yan eh. Okay. So, yun ang kagandahan ng backyard microfarming. So, we do it pwedeng front yard, pwedeng backyard. Depends basta nasa space. Loob ng bakuran, ano. Pero paano daw kung wala kang sariling espasyo kahit maliit? Bigyan natin sila ng sample. Sa ibang bansa, ito ang ginawa ng isa. Nag-rent siya ng land. Pero maliit lang. Isang Canadian microfarmer, si Curtis Stone. It was published by Kirsten Bradley, October 2, 2015. This is from the internet. Nakita nyo po ang gulay na may mga plot siya. And marami siya naging customer dyan, lahat lang ang dumadaan. Ayan po, nasa harapan ng bahay lang. So ito, dahil sa yung may-ari ng bahay, hindi naman daw niya parang bantay na rin siya dahil yung bahay, hindi na pinupuntahan halos dahil minabiling mas magandang bahay. Mm-hmm. So pinaupahan yung front and then siya umupa. Yan yung mga sariling gamit niya, meron pa siyang, what do you call that? Greenhouse. So yan po ay ideya na pwedeng sa harapan, pwedeng sa likuran, mm-hmm. pwede ka rin mag-rent kung talagang wala ka nang makita na espasyo. Hindi, tsaka from there, sa base dun sa story nyo, may negosyo pa siya. Yes. Diba? Meron po. At then na rin siya, may maliit lang siyang bahay dyan eh. Parang parang tent lang. Ay, ang tagdaw nyo, nasa beach. Oo, yan yung tent. Oh. Yeah. So, yan, umupa siya. At napaka-minimal lang naman ang paupay sa kanya dahil parang na rin siyang bagay. Ang ganda. Ay, tsaka may hanging pa siya, you know? Yes. So, namamaximize niya. Oo. At hindi lang basta puro pa yun. Meron din pa ba? Nakita nyo lang sa left picture. Yes. Yan yung parang pinakadaanan na yun. Pero halo-halo daw po yan. Herbs and vegetables. Meron tayong client dito, ano? Very prominent family to. But, mapapansin mo yung mga prominent family man, no, minsan nabobored na sa buhay nila yun eh. They go back to farming. Oo nga po. Tapos, ano, ganyan din, sa Cavite, nag-rent sila yata doon o bumili. Kasama niya yung anak niya doon. Yeah, mga gulay. And there are a lot of people who goes there and buy their product and even hotels. Mm-hmm. Ayun. Oo, may mga sistema naman na kami sinabi si Sir na pick and pay. Yun ay paraan para mabilhan ka. Pwede ka maglagay ng isang tarpaulin sa harapan. Na open house. May basket ka doon na kumbaga sila. Oo, ikaw magpitas. Ingatan mo lang, syempre. Tapos, kung ano mapitas mo, babayaran mo. Pero minsan, meron pakimpin. Parang libre pa. O, ito pa. Hindi, actually, yung mga tao ngayon kasi because of the so much stress ngayon, not only in the city, kahit ng mga provinces, no, iba na rin ng level of life sa provinces. Eh. Naghahanap na rin sila ng ganyan yung pick and pay. Mukhang trending ngayon yan eh. Opo. Parang tourist, ano ba tawag yan? Agritourism. Tourism, oo. Yes. Maganda rin yun. Gawa ng, kung ikaw, kahit ako, no, may enjoy na ako yung ano eh, yung mamita, tas babayaran mo, mm-hmm. ganyan. Fresh pa yung kakainin mo. And then magkakaroon ka pa ng idea na, ay, ito pwede ko lang palang gawin to sa ano. Actually, pwede naman kahit sa loob ng bahay eh. Yung plastic lang na hindi naman natin ginagamit, ibig sa itapon, pwede natin lagyan ng gulay o pagtamiyaman. Mga plastic bottles, yes. Pero may napansin din ako sa alaman, ano? Ano ba yung greenhouse na ganyan? Hindi naman, hindi pala pwedeng basta bubungan mo yung ano. Mm-hmm. Kasi may level of radiation na kailangan yung halaman eh. O katulad yung nagpabubunga ko dun sa bayan, sinip ko yung puno ng duhat ko. Ang laki nung nag-assist ko dun sa skylight. Namatay yung puno ko tuloy eh. Pag ganun po, medyo
Yun na nga eh. Kasi mas pag malaki, so kailangan niya ng mas malaking ano, light. Okay. Kaya nga. Tsaka yung halimbawa, di ba yung mga taniman ng gulay, meron sila inilalagay yung Amazon wire, ano? Opo. Oh, eh, naglagay din ako doon. Sininsinan po ko nga para wag puntahan ng ibon. Eh. Hindi nga napuntahan dahil maliit eh. Kaso, lumiit yung sunlight. Nahirapan ako magpalaki. Kailangan pala, yung tama lang. Kaya importante talaga na ano eh, magtanong-tanong din tayo, mag-research, para alam natin yung tamang pamamaraan. Saka din dun sa mga bago, gusto mag-into micro-farming. Kasi yung iba, akala nila, wala silang green thumb. Kasi yung sinasabi ng brown thumb. So, yun dapat ang iwasan natin sa sarili natin. Dahil, kasi pag gano'n, hindi naman ako nakakabuhay eh. So, dapat iset natin yung mind natin. Hindi, lahat tayo pwede tayo magtanim. So, ang kailangan natin yun nga, research, more trial. Huwag tayo basta mag-quit. Pero, ma-achieve mo sa sarili mo na, tagal na tagal, ngayon ako nakapag-buhay ng ganito. So, achieve it na natin yung asaka. At least, alam mo na kung paano magtanim. Kaya mas maganda na i-practice muna yung sa personal consumption muna. Yes. Bago natin i-out sa market para at least na-test na natin. At saka yung hindi tayo basta gaya-gaya lang, ay yun, mabenta yun sa kabilang bayan. Yun na rin yung iaano ko. Eh hindi pala dun sa lugar nyo. Yes. So dapat yung applicable. Hindi yung ano, related din sa, minsan pinagtatawa na natin yung mga Chinese, ano, di ba? Feng Shui, ganyan, Feng Shui, ganyan. Opo. Ako naniniwala din ako, yung green thumb na sinasabi, yung green thumb, these are people who got more on passion at saka positive sa mga agriculture. Whenever they touch something, because of agriculture, masaya sila. So, they radiate a positive, ano, forces, energy. Kailan pala masaya ka talaga sa ginagawa mo. Oo, kailangan may harmony. May puso, may positive. Oo, halimbawa, pinilit ka lang, bawa, isang bahay, pinilit lang, gagawin mo, sigurado yung trabaho mo hindi ayos eh. Kasi, napilitan ka lang eh. Iba yun talagang may kusaka eh. Ayun, parang something. Kaya iba kumakanta pa, di ba? Kinakausap ni Halaman. Yeah. Alam ko yung pantang kumakanta. Parang kinakausap. Chichiritsit. Ayun, okay. Siguro, next time, isi-share ko rin sa inyo yung aming, di ba, garahe, tapos sa taas ay parang balkonahe. May mga halaman doon nilagay ang tatay ko na puro nasa drum and some are in pots. Meron kami mga, sa Tagalog namin ay balubad, which is star. Malimbing? Matatamis yun. Ganito kalalaki yun. Pero nasa half drum lang. Sana nga meron pa kasi ang dami ng bunga. Baka hindi ko lang nakuha ng New Year. So, pipicturean ko yan para ma-share ko rin siya. Yeah, no, you can do it in pots and in drum. Yun nga. Kaya nga, sabi nga natin, miski walang yan. Kung gusto mo may puno, pwede ka mag- maraming grafted na ngayon eh. Okay. Yung ang, ano, yung buko, hindi na nakano, sa lupa na tumubo yung ano eh. Yung bunga, nga sa internet, nakita ko yun doon, hindi ba yun? Maski yung saging po, malaking drum, ilagay nyo lang, tutubo yun. Oh. Saging. Opo. Bubunga kaya? Bubunga po. Bubunga ngayon. Yun, basta matubig. Na, meron na po tayong nakita. Okay. Ganun. Kaya nga, because people studied about agriculture, yung pinag-aaral, di ba sa Japan nga, in Israel, hindi panahon ng bunga, pero pinag-aralan nila yung temperature, humidity, and everything on that weather. So, ginawa nila technology naka-enclosed. O di, miski hindi season, meron silang mga fruits na hindi seasonal. Sa totoo lang, isang puno lang ng saging, solve ka na eh. Oo, kapag nagbunga yon, talagang hindi mo maubos yung isang buwig eh. Sabay-sabay pang mahihinog. Karanasan namin yan eh. Yeah. Ako, hindi na ako nag tatin ng sangin dahil yung saging nung kapitbahay ko, hinihila ko papunta sa akin eh. May batas kasi dyan pagka tumapat na sa bakod mo, yun. Pero I am not that rude kasi pagka yun nahinog, hinahatian ko siya. Hati na lang tayo. Hindi, biro lang yan. Pero totoo yan, yung saging niya, lumalampas sa bakura. Saan po yun? Ha? Hindi, yun dyan, dun sa ano. Sa kabila. Okay. So, ayan po, mga idea yan and how to do it. Siguro, nandun na lang yung puso nyo na kulang. Kung ano ba yung gusto nyong ilagay dyan, anong hayop ang pwedeng alagaan,
saan yung pupwesto, anong ilalagay nyo, lechugas lang, napakaganda na eh, no? Mm-hmm. Ang ganda pagkakitaan, meron ka pang meriendang salad, yeah, na napakamahal kung bibili pa sa labas yan. And yung mga sangkap sa pagkain, diba? Sibuyas, bawang, ano pa, kamatis, sili, yun. Kayang-kaya po yan, mini dish garden, sabi nga ang tawag dyan. Kusina ang paglalagay. Mas manageable na less time consuming. Correct. Kasi nga yung parang, ay, wala na pala tayong bawang. Bili ka nga dun sa ano. Hindi ka nalalabas. Andun lang sa Bakura. Yun yung mga idea. Siguro, bago tayo bumunta sa iba pang segment, ay hinga natin si Sir WBA ng isang madamdaming payo. Makapagpagdamdaming. Hindi, sabihin na yung payo po sa ating mga sa akin, ano, it has been my attitude talagang I never surrender. Kahit ano bang dumating. Ang kaibahan ko lang kasi, as a, like 2020, I can feel and I can see what is 2020 for me and the industry. Kaya gumagawa na agad ako ng alternative course of action. Kung ano yung pwedeng, ano. Isang naisip ko, ito nga yung itong pinag-usapan natin ito, yung be more practical in this time dito sa gagawin natin sa live streaming natin, yung mga practical and doable na pwedeng gawin ng isang tao na sa bakuran niya muna. Kasi, of course, ang paano ka makakapunta sa ituturo natin mga na livelihood kung ikaw mismo po problemahin mo yung kinakain mo. Unahin mo na yung kinakain mo at kung hindi ka nagugutom, may excess ka, meron kang pang-ipon para kung na-master mo yun at na alam mo yung paano pag-ano, pagtatanim, pag-grow ng hayop, and then yung paano may ma-market, saan mo pwedeng gamitin to, hindi ka maiipit. Yes. Oh. Kasi kalimitan na ano ko na sa ibang mga seminars, ano, okay, goat racing, tuturo lang ka ganyan-ganyan. But, alam mo man, you were not taught about where to market it. Kasi siyempre, ang goat, kung magpatay ka nisa, matagal yan bago mo ubus. Diba? Eh, siyempre, kailangan mo rin kumita. Saan mo i-market? Diba? O kaya, kung wala, ano yung pwede mong gawin dito? Yes. Anong mga luto? O pwede bang yan? O, ngayon, maganda nga eh, may mga, ano ba tayo ito? Sa Facebook lang, pwede ka na mag-market. Diba? Yan. Miski sa bahay ka, basta ayusin mo lang, sarapan mo, hindi ka mawala ng customer, huwag ka lang manluloko. Yun. So, yun, yung ganun. Katulad ng, I think, ang katulad ng ginawa nating format ngayon, halimbawa, ang susunod natin, quail racing, ano? Quail racing ba? Abangan nyo po, no? Ang i-discuss namin susunod is quail racing, pero ito series. Kasi, uumpisa namin yung history para talagang kumpletong-kumpleto kayo. History, paano napunta yung itong quail, kinain yung itlog nila quail, ano mga advantages, disadvantages, ano ba makukuha natin. Yung kumpleto recado siya hanggang din may tuturo namin sa inyo, ituturo naman namin sa inyo paano yung pagpag-alaga niyan, kailan, when is the right time to cull, tapos ano yung pwede yung gawin sa mga itlog, sa mano, ano mga luto, hanggang sa kailan kayo magre-replace, yung mga right timing, kung yan yun sa eskwela kayo nagmamarket, yung ganyan, para hindi kayo maipit. Talagang hihimayin po namin ng gusto yan. Tapos, dito sa opisina, magse-seminar din kami after that discussion. Siyempre, iba pa rin yung actual, may pakikita kami sa inyo. O yun, abangan yan. So, susunod, mag-iiba naman ang itatopic natin. Okay, baka gusto niya magsalita. Yes, marami. at saka, marami pa pong ano, huwag kayong bibitaw. Meron pa tayong segments dito na kapupulutan nyo ng kaalaman. Meron pa po tayong... What's going on? Latest, ano ngayon? Yes, para trend ma-update siya nyo. And then, we move to another segment. Question for the day. Magandang hapon po. Pwede po ba pakastahan yung inahin kahit naglulubon from Odel Deleyo? Delio. Okay, anong sagot po natin diyan? Para sa akin ha, kasi no such thing as paglulubon sa mga inahin, sabi ng mga experts, yung mga vet, yan ang sabi nila. Kaya lang kasi na sinasabi naglulubon, yung mga balahibo nila is naglulubon. Uh-huh. Hindi ang mga manok yan talaga naglulubon yan kasi molting ang tawag doon. Ang paglulubon kasi is sign ng yung bumababa yung nutrient content nila sa katawan, nangihina, madali sila tamaan ng sakit, at saka mahirap sila magbuntis.
Kasi yung iba, kaya sinasabi naglulugon after nilang panganak o after na hindi pa sila nanganganak, 2 months, after 8 months, 1 year pa, hindi pa nabubuntis. Mm. Ibig sabihin, tignan muna natin yung pangangatawan ng ating baboy kung payat o mataba. Kung payat siya, pagandahin natin yung katawan at bigyan ng magandang nutrisyon. At kung naman ay yan ay medyo mataba, i-diet natin. At ang yung question dyan, yung pwedeng pakastan kung naglulugon, depende po sa pangangatawan ng baboy at sa kondisyon. Kung maganda naman yung kondisyon at nagbibigay siya ng in-heat, pwede natin pakastahan. Lalo na kung mas makakatulong kung bibigyan natin sila ng technology kasi makakatulong no sa mga nutrition na binibigay natin, mas madali nilang ma-utilize at yes. What's going on? Ating what's going on is this skin of tilapia revolutionary method to treat serious second and third degree burns. Yan. Yan ang ating what's going on. Kakaiba yan kasi tilapia. Oo. Yan ang ngayon ang parang sentro ng pag-aaral ng iba't ibang bansa na doon sa Brazil, mas madalas yan ng talagang actual na ginagamit na nila. Naging practice na nila. Oo. Pero hindi ko ma-imagine, no? Ano, skin ng tilapia, ang ikubaga, ang pang-treat. Oo. Pantapal yan, eh. Pantapal? Oo. At saka naglalakad ka. Oo. Alam niyo, naranasan ko ng masunog ang balat. Kasi na ako naman, hindi talaga fire burn. Kundi, yung mismong takure ng bagong kulong tubig, nahawakan ko, eclampsia ako. So, konting ligwak lang dahil over siya eh, puno. So, doon sa pinakabibig na, ligwak ng konti. So, natalsikan yung kamay ko. Napitawang ko na. Binitawang ko na yung buo na yon. So, bagsak sa pa ako. Ang ibabaw ng pa ako talaga is parang nakita nyo yung balat ng lechon. Ganon. At nakaangat. At nakahiwalay. Nakahiwalay ang balat na nakaalsa na sunog. So, ganun na nangyari. And talagang matindi dahil para ka talagang sinusunog sa buong katawan mo ng apoy, yun ang pakiramdam. Mm-hmm. Burning sensation talaga. So, ang ginagawa dyan, cream. Pero sa ngayon, tilapia skin. Balat po ng tilapia ang ginagamit na ngayon na bagamat ito'y actual na ginagamit sa Brazil, ito ay nasa pag-aaral pa rin. Oo. Tingnan natin kung paano ginagawa nila dyan. So, yan po, nakita ninyo sa likod ay merong ginugupit-gupit. Siyempre, itatapat lang doon sa mga burn yan. No? At yung kamay nung nasa kanan ay talagang balot na sa balat ng tilapia. Then, ang tanong, bakit nga ba maganda raw ito para sa balat? Sabi nila kasi mataas daw ang collagen yan. So, kapag mataas ang collagen, ay meron siyang healing protein. Kaya itinapat nila yan sa second and third degree burn. Pag tinanong mo kasi ang vet, wala pang solusyon kahit sa hayop ng para sa burn. Oo. So, ito, meron na rin pag-aaral sa ibang bansa na ipinantapal nila ito sa mga hayop na naging bahagi ng sunog sa California wild. So, nakatulong. And then, sa ngayon, ang tao, ginagamitan yan ng pig skin, frog skin, no? Pero sa ngayon, nadagdag nila ang tilapia skin. So, mas maganda raw ito, mas mabilis mag-heal ang burn, at saka hindi masakit. Oo. At saka, ang sabi din dyan, hindi mo na kailangan i-surgery. Kasi usually, kung mga ganun, second degree, third degree, kailangan mong kumuha ng sunburn na fat sa katawan mo. At iyon ang pantatapal. Mm-hmm. Pero using tilapia skin, so for 7 to 11 days na yes. Nakalagay. Yes. Kasi everyday naman yun, pinapalitan, talagang mag-heal siya. Parang namuti lang siya. Mm-hmm. Tapos, mas madaling gumalaw. Kasi usually yan eh, pag na-burn yan, ang hirap na hindi mo na siya makukuha or nakadikit na yung balat mo sa buto. Correct. Pero siya hindi. Kaya hindi na kailangan madaling gumalaw. Reflex mo pa rin siya. Usa siyang umaangat pag nag-heal na siya. Mm-hmm. Pwede na siyang tuklapin. Hindi katulad nung yung walang ganyan, ang ginagawa talaga is palit ka ng palit. Ang sakit talaga, yes, sa totoo lang. Tapos papahiran ka na naman ng cream, talagang gusto mong hapasin yung nangahawak sa'yo. Sa sakit. Yun, oo. Pero ito, hindi. Sabi nga ni ma'am ay ganung araw lang yes, pwede na. Yes, to 11 days. At saka yung in terms of cost,
halos 75% less. Kung i-confirm mo dun sa cream na sinasabi ni Miss Adi, yes, ilalagay mo. So, napakalaki ng tipid talaga kasi balat lang ng tilapia. Kasi sa Brazil, halos yung mga nag-aalaga doon ng tilapia. Talagang napaka-dominant yung kanilang tilapia doon sa Brazil. So, maraming supply. Yes, oo. Kaya ang tawag nila dyan is Xenograft. Actually, tinignan pa natin kung paano pronunciation yan. Pero mas marami yung nagbabanggit ng Xeno kaysa sa Sino. Okay. Xenograft. Kumbaga sa tanim, merong grafting. Yan naman ang Xenograft. Okay. So, environment friendly pa. And nabanggit nga ni Miss Anna na meron silang paalagaan talaga ng malawak ng tilapia. Ano tawag yan? Mga fish cage. Ayan. Para talagang sigurado sila doon sa quality ng tilapia. Oo. Saka nakita ko din kasi yung itsura ng tilapia talagang malalaking malalapat. Para makasakop sa braho. Pinapalaki talaga nila. Yes. So, paano ang preparasyon sa balat ng tilapia? Kasi sabi nila, gano'n naman ka-safe yan. Baka naman yung mga sakit ng tilapia mapunta doon sa tao. Siyempre, hindi naman basta-basta itatapal na lang yun. Oo, hindi pagkakakuha mo ng tilapia. As in, yung si iskita, hindi gano'n. Process po yan. Una dyan, yung chemical sterilization. Then, glycerolization. Irradiation. Microbiological test for bacteria and fungi. Stored in refrigerated sterile packaging. So, may note tayo dyan. The biomaterial must not present variations in its microscopic and tensiometric structure after chemical sterilization and irradiation and recovered its natural consistency after the rehydration process. Once cleaned and treated, they can last for up to 2 years. Uy, grabe, ano? Nakapag-preserve naman. Pero huwag kayong magtatangka ng ano ah, kayo mismo kasi merong ano eh, may mga process talaga na inaalo. Kasi nga, hindi natin alam ang skin ng tilapia, syempre may mga virus, bacteria. Yes. So, kailang aasin na muna yun. So, ayan, kita nyo, tinatanggalan ng palikpik yan. And then, kailangan wala siyang amoy, may medical dressing dyan. And then, sterilization on your right, ah. Yung picture sa right. Chlorhexidine. Antiseptic. Okay. So, pagkatapos yung ganyan, syempre, kinaliskisan yan. Di ba? Mag-undergo na siya nung glycerol. Iba't ibang concentration yan. Hindi na nila na-reveal, syempre. And then, irradiation. Ayan. Para silang idinadaan doon sa sealer, eh, no? Para maalis yung mga viruses. So, na-sterilize. And then, nire-rep nila. Preserve yata yun. So, ano na po ang proseso na ginagawa? Ito na po. Una dyan, the skin was washed and sterile 0.9% saline for 5 minutes. The press being repeated 3 times in a row. The patient was submitted to anesthesia and an analgesia with 150 mg of ketamine, 10 mg of midazolam, and 200 mg of tramadol. After with tap water and 2% chlorhexidine, gluconate, and removing necrotic and fibrinous tissue, the biomaterial was applied to the upper limbs after of the upper limbs no upper patient. Limbs of the patient. Kumbaga yung pala 1 cm doon sa hindi lang yung basta nasunog. Lalagpas ka pa ng 1 cm sa paligid. Hanggang doon na tatapalan 'yan. So, yung itatapal, palalagpasin pa rin nila ng konti para naman hindi sila, hindi agad mahirap bakbakin. Ayun. So, ganun po ka busisi, sabi nga. At dahil sa ito'y experimental nature pa, so marami po mga gumagamit nito na hindi pa rin nila inaalis yung tinatapal, nilalagay na talagang silver sulfadiazine cream para makatiyak. Kasi ano pa siya, pinag-aaralan pa siya. Okay, so, tas babalutan ng gasa. Ayan. So, ito pa, pakita natin ang mga sample ng pictures ng case reports sa Brazil. 23-year-old male patient with no comorbidities arrived at Born Treatment Center in Fortaleza, Brazil. After a thermal injury caused by contact with flames from a gunpowder explosion.
So ito ay ano to, yung gunpowder. Sumabog. Para kumbaga sa ano, parang paputok to eh. Yung laman ng paputok. Mm-hmm. So, gunpowder nga lang. So, ayan po. Kita nyo naman. Yung laman niya, pulang-pula. Mm-hmm. Okay. Superficial. Oo. Ngayon, tinapalan ng skin ng tilapia. So, ayan ang nangyari. Parang siya nagmukhang ano ah. Yung, alam mo yung parang nag-transform ng ano ah. Tilapia man. Yes. And then, ayan. Hanggang sa mga daliri, nilagyan six po yan. 6 days ng treatment. 6 days, ano ba? Ika-6 day no. Ika-6 na araw na pala yan. And then, appearance of the right upper limb lesion after removal. So, inalis na yung tilapia skin. 12 days. Para sa complete. Okay? Yan na yung talagang ano niya. Ika-17 days. Oo. So, kitang-kita niya naman naging mestizo siya. Yes. So, mabilis gumaling. Yes, saka no surgery. Kasi pag mga ganun, pag ilang araw pa lang ano na yung balat mo sa buto mo eh. So ano na yan, ditikit na yan. Ditikit. Oo, tama. Yung kamay niya dito, ditikit na yan. Oh, magaganon siya, mababatak. Lalagyan mo yan pa na ng skin, pero siya. Totoo 'yun. Tilapia skin doctor. Oo. Na-maintain ano? Totoo 'yun kasi pag may nasusunugan, yung mismong galing sa sunog yung tao na tumakas. Talagang halos ganyan-ganyan na yan. Parang kamay na ng frog. Yes. Mm-hmm. O, kung yung magkadikit. Oo. Ganun, so, siya hindi. No surgery. Oo. And then, sa mga hayop, yes, gaya na nabanggit natin kanina, ginamit din yan. Ito sa oso, yung paa niya, kikita niyo naman on the right picture, na pinapala ng tilapia skin. So, yan na ang mga what's going on sa paligid. Ayan. Para alam lang po natin. Oo. So, yan po ang ating kabuuan ng Farmer's Talk 2.0. So, siguro po ang tabayanan nyo sa next Farmer's Talk 2.0 ang series na binanggit ni Sir WBA. Yes, para tayong may teleserye ng aabangan. Yes, asa kayo talaga may natin kung anong mga question nyo, talagang, ay, ganun pala yun. Kasi, nag-aalaga tayo, hindi natin alam na simpleng tanong o simpleng pag-aalaga. Mga curious tayo, ay oo nga, no? Mga question mga na-i-ignore na tanong na importante pala. Tsaka may mga bagay na hindi pa nare-reveal, marireveal nyo. Yes. Okay po. So, hanggang dyan lang po. Maraming salamat. And always remember, Team Atobi will continue to educate, share, and inspire others! Bye-bye! Happy New Year! Noon ay mahirap makalaga at kumita, ubus pa ang oras sa maghapong paggawa. Alagang hayop at pananim, pilit na pinararami kahit madalas malugi, kunwari ayos lang. Ang masaklap ng pare ko sa buhay na ito, hindi na nga kumikita, ibig pang ipasara. Kami mabaho raw, maingay at malangaw, sumpong ng kapitbahay na nagtungo sa barangay. Dahil kailang kumain ito ng aking pamilya, hindi sumuko, hindi nang hina ang loob. Determinadong ituloy na simulang kabuhayan, humanap ng solusyon, siguradong mayroon. Tanong dito, tanong noon, ako'y hilong talilong na. Pati internet pinagod sa katatanong, hanggang sa matuntun mga nagsiyasenso. Tanong ko sa kanila, paanong ginawa nyo? Oh, oh. Atobi, Atobi Technology, 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 Atobi, Atobi Technology. Ngayon ay totoong kumikita na ako, wala nang